manok ng gera sa Marawi, halos lahat ng mga residente ang nawala ng tahanan at kabuhayan. Marami sa mga nagsilikas na bibit-bit lamang yung kanilang iilang gamit habang ang mga naiwan ay nasira na rin ng bakbakan. Dito sa bayan ng West Plantar sa Llano del Norte, pansamantalang naninirahan ang mahigit 100 pamilyang lumikas. At bagamat hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, dito sila'y literal na umani ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagtatanim at pagbebenta ng kanilang mga produkto, natuto silang muling bumangon at dahan-dahan na ibabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Nagbakot kami dito sa West Panter, Llano del Norte. Parang nakatulala kami lahat, ang mga anak ko, kami lahat, kasi hindi namin alam kung ano ang hanap buhay namin. Mahirap. Kahit hindi malawak ang garden ko, talagang nakatulong ito sa pag-aaral ng anak ko. Balik ko yung kung bibili ka po sa ibang market, ang bimbahan ko nila dito, mga 45-35. Pero sa amin talaga, kasi nasa bagsakan center po kami, nasa 25 lang po sa amin ito. At panauhin po natin ngayon si Dr. Irene Floro, founder ng Skills Mastery Institute of Livelihood and Entrepreneurship Success. Magandang umaga sa inyo, Doc. Magandang umaga din po sa ating mga televiewers ng CNN Newsroom ngayon. Good morning. Okay. Doc, can you tell us more about this, yung program nyo po? Nakakatuwa yung mga sinabi nila na akala dati nakatunga nga lang daw sila. Ngayon natuto silang magtanim, pero kilala kasi ang mga Marawi na mga maranon na taga-negosyante, no? Yes. Ano bang ano? Oo. Yes, the Maranao people are really known to be traders. Yes. They are not known to be farmers. Mm-hmm. But when we have our intervention there in Marawi, we realize that they are also interested in farming. Mm-hmm. When they have seen already that they have already grown up their plants, naging therapy sa kanila yun, Miss Ruth, no? Nakita nila na lumalab. Nakita nila. Kasi yung dinala namin ng mga halaman doon, yung mga planting materials, are almost grown up na para bigyan buhay sila kaagad. So it has served as a psychosocial support sa kanila. And it has diverted their attention from, you know, wallowing in pain and agony because of the war in Marawi. Pero ano yung naging challenge sa inyo? Dahil yun na nga, hindi naman talaga sila mga farmers o itong mga Maranao. Nakita nyo pa rin ba na parang medyo may awa pa sila sa sarili? Paano sila naka-move on para tignan itong proyekto na ito na isang magandang paraan para makabangon? When they started the agricultural crop production, it has really given them hope. It has given them the opportunity to earn even if they are no longer in their respective businesses and homes. Nung nakita nila na kumikita na sila, umaani na sila ng mga halaman at naibibenta nila sa bagsakan center na ginawa natin, naging buhay na yung loob nila at nasabi nila hindi pala kami pinabayaan. Hindi, although we know very well that the problem is really enormous, hindi kaya ng gobyerno lahat yan. But what is important is the private sector has come in and has extended its help to the IDPs of Marawi. Paano yung training? Gaano katagal? Ano yung tinuturo niyo sa kanila? Ano mga crops? We taught them organic crop production. And this is actually halal because all the inputs that we used during the training are, you know, considered as halal among the Muslims. We did not use anything that is not culturally sensitive. Mm-hmm. Even our trainers, before we sent them to the field, we have trained them on the culture of the Maranao people. Mm-hmm. And we also utilized local, you know, trainers to help us so that the problem of communication will not be a hindrance to, you know, transferring the technology to the Maranao victims. Anong klase ng mga crops ito? Madami tayong tinanim doon. We have planted cayenne peppers, we have talong, and yung sinasabi ng DA na pakbet, no? Yung string beans, pechay, and also, we all planted mga high-value crops like broccoli. At saka nagtanim din kami ng sibujing because we know that the Maranao people loves to eat yung kanilang palapa. Nawala lahat yon, Miss Ruth, when the war started. So, nawala na yung kanilang source of planting material. So, we planted around almost 10 hectares of that. Oh, wow. In scattered places. No? Tapos per family, paano to? Regular na ba yung kita nila ngayon? Yes. Magkano? Initially, there were about 250 families that we helped. Nang nagsipag
pagbalikan na sila kasi may mga areas na safe to go, except for the ground zero residents. Mm-hmm. When they went back, they already planted yung mga seedlings. Kasi nung tinuro namin sa kanila, we also taught them seed banking. Kinuha yung mga very good high quality crops at yun ang ginawa nila sa nursery. So ngayon yun ang binitbit nila ngayon sa respective homes nila and places. So naiiwan na lang ngayon, Miss Ruth, mga around 50 families which are still, if you can see in the show before, in the film before, na naging 50 sila, yun na lang walang bahay. Yun na lang naiwan sa tinutulungan namin. Pero usually, magkano kinikita ng isang pamilya? Usually? In a week? Oo. Yung nagtitenda ng vegetable, yung si Manang kanina, she's earning something like 500 per day to 1,000. Okay. Wow, oo. Yes, not bad. Yes. Dun sa mga interesado, I'm sure may mga nanonood dyan sa atin na gustong maging bahagi nito, gusto rin makatulong dun sa mga bakwit. Anong pwede nilang gawin? Paano sila pwedeng sumanis? Well, they can actually come to Cagayan de Oro, see us, or visit our Facebook page, Skills Mastery Institute. They can come to us and offer their help. We're very much willing to help them, also bring them to the area where we are helping. Ano po ba ito? In the form of cash or mga volunteers? Yes. I get so many help, Ms. Ruth. No? I also is being tapped by some government agencies. In fact, I may mention, we have skills training for skills development on the production on do-it-yourself bamboo shelter amounting to 1.9 million. Mm-hmm. These are the projects that are in the pipeline. And we also have establishing of cornmeal processing facility to the amount to 1.3 million, and the introduction to innovation system support and management strategies to vegetable production farmers. Ang pinakamaganda dito, itong kanilang revival of the hoodlum weaving industry for the recovery, reconstruction, and rehabilitation of Marawi victims. Not just in Marawi, but also in the adjacent area. You're mentioning area. Yung how much the project is worth because may kasama kayong partner. Yes, this is funded by DOST. Ah, okay. Maganda okay. Yan. Mayroon ding mga tumulong din sa atin tulad ng mga senators natin na nandyan ngayon, sila Senator Joel, sila Senator Angara. Tumulong din sila actually. When we ask for help, immediately they responded and we're so happy. There's really quick response from the R. Nabasa ko lang kasi yung write-up tungkol sa'yo na what do you do professionally ba, Irene? I am a nurse by profession, no? And I also do, I have a lot of businesses, but I use my business, my profitability to pour into areas like disaster-prone areas and also... Maganda kasi yung sinabi mo, so leave us with that message na sabi mo kahit marami kang kumpanya, kahit busy ka, you're always there to help others para ma-inspire mo rin yung ibang tao. Yes, I think that's the most rewarding thing of all, when you are able to share your resources and share it to the most needy and especially to communities who are unreached and do not have the access to training and source of help. Again, where can they contact your foundation? Skills Mastery Institute for Learning, Employment, and Success. We are based in Cagayan de Oro City and we are found in Cagayan, so just look for us in our Facebook, my Facebook page. Okay, maraming salamat kay Dr. Irene Floro.